Good morning mga kabahay and welcome back po dito sa aking YouTube channel. So andito ako ngayon sa Mango Grove sa may Santo Tomas Batangas para ipakita sa inyo ang isa sa mga bagong model unit nila dito sa project na to. So yan po, nasa harapan natin. By the way, ako nga pala si Chad Ricafort, isa po ako real estate broker at nanonood po kayo ngayon ng aking house tour for Seira single attached. Simulan na po natin. Okay, so yan nga po, nasa harapan natin si Seira single attached with a minimum lot area of 100 square meter and a floor area of 109. 4 bedrooms, 3 toilet and bath with car garage and balcony. Available ang mga unit ito sa Mango Grove through bank and Pag-ibig Financing. So ito pala si Seira single attached, meron siyang kakambal ng model unit. Kumbaga, pwede kang mamili sa dalawang model unit na ito, si Seira and si Serena. So si Serena, pa-flash ko po yung picture niya dyan sa screen ninyo. Okay, so yan po, para makita po ninyo. Pero, same price lang naman sila. Kumbaga, yung pinakaharapan lang po ng model unit, ang naiba, yung layout, parehas lang din po, okay? So, yung minimum lot area na 100 square meter, magmumula po dito sa poste na to. Okay? And then, meron siyang gutter. Ito yung sidewalk pala and gutter hanggang dito po sa pader ng kapitbahay niya na si Seira or si Serena. Okay? So ngayon, ito yung, yung 109 square meter na floor area. Kasama na po doon yung floor area para sa balcony and sa car garage. Okay? And then yung kanyang service area dito sa may bandang side na to. Pero itong part na to, kung mapapansin po ninyo, napakalawak din niya, no? So ito yung septic tank, siyempre hindi yun kasama sa floor area. Diyan lang po siya nakalagay at medyo cemented na rin po siya. So pwede ka pa rin namang mag-garden dito. Pero dito, kung maraming kayo sasakyan, pwede ka mag-park pa ng dalawang sasakyan dito. Sa dito, isa pa dito. So ito yung sinasabi ko sa inyong parang service area na cementado na rin. Okay, so ito yung side ng bahay ni Seira. Okay, so pansinin niyo may mga moldings. And maganda, siguro mention ko lang din, maganda yung ginamit nilang mga parang ceiling dito. Spandrel siya na merong wood grain. Kumbaga, mukha siyang kahoy. Okay? And then, sa pintuan niya, ito yung pintuan from kitchen, palabas po dito sa service area niya. Solid wood panel po ito. So, magandang klase. Okay. May mga sliding window tulad niyan. And meron siya mga surface lights. Lahat ng bintana niya may surface lights. Pansinin po ninyo. O, diba? So, kasama na rin po yan upon turnover. So, actual turnover nga pala ito. Kaya po lahat na makikita nyo, ayan na po yung ita-turnover sa buyer kapag nag-avail kayo ng Seira unit. Okay. Okay, so pasok po tayo. Sa pintuan niya, solid panel wood din po ang ginamit. And then medyo malapad ito compared dun sa pintuan sa may service area. No? So ito ay nasa 80 centimeter ang lapad or 0.8 meters. Okay, so ayan po. Yun nga pala mga dimension, mga sukat. Ipa-flash ko dun sa screen ninyo kasi may binigay naman po sa ating measurement si developer para hindi tayo mahirapan magsukatan. And then ilalagay ko rin po yung link ng measurement or yung plano dun sa baba po sa description. So pwede nyo po siyang i-check. Okay. So pagpasok po ninyo, mapapansin po ninyo na naka ceramic tiles po siya. Okay. Ang lapad ng tiles niya is 60 by 60 din po. So bakit ko nasabing ceramic tiles? Kung papansin po ninyo, medyo umaalon-alon yung image o yung reflection po ng bintana. So, ibig sabihin niya, ceramic po siya. Kung talagang clear na clear yung ano niya, yung kanyang image o yung reflection, granite po siya. Okay. So, ipa-flash ko din po sa screen niyo yung mga measurement, ha. So, sa ceiling naman, mapapansin po ninyo na plain lang po siya. Wala pa siyang design. May mga outlet lang po siya para sa mga ilaw. Okay. So, wait lang po. Pakita ko lang po sa inyo. So, possible, ito ang magiging
living area mo. Malawak naman po siya. And then ito naman yung iyong dining area. So kung magtatabi sila, yung dining at saka yung living area mo, para sa akin maluwag pa rin po siya. Enough space pa rin po. So dito naman, yung kanyang kitchen area. So may mga cabinet na rin po yan upon turnover. And then ito yung kanyang sink. Okay, malapad yung kanyang sink. And then naka-tiles lang po ito ha. Tiles po siya na 60 by 60. And ceramic tiles din po. And then may mga cabinet din po siya dito sa baba. Ang maganda lang po dito na napansin ko, maganda yung ginamit niya na mga handle. Matte black po siya na manipis at hindi masyadong delikado. Okay. And then, yan po, may mga cabinet. So ito yung unang bedroom dito sa kwarto na to. Pwede mo rin siyang maging maid's room or storage area. Maluwag po ito. Okay. Okay. Sa pintuan niya, flush door po ang ginamit nila. And then, dito sa ground floor, ito naman yung common toilet and bath para sa dito po, sa bahay na to. Sa ground floor. Okay. So, floor to ceiling din po yung kanyang tiles. Wala lang pong ilaw, kaya medyo madilim. So, may exhaust siya kasi pansin po ninyo walang bintana po ang CR na to or ang toilet and bath na ito. May shower area ka din dito pero medyo masikip lang. Siguro pang bisita lang din talaga ito. Pang powder room lang talaga. Ano? Sa pintuan niya, PVC type po. Okay. And then, ito po tayo sa second floor. So ito yung hagdan niya. Meron ka pang space dito. Pwede mong gawing office or I think storage. Pwede mo rin gawing storage yan. Okay. Sa kanyang handle or handrails, tubular po na 2x2 ang lapad. And then meron mga 1x2 na tubular din. Okay. And then yung hagdan niya, bato na naka-tiles, and then may mga stopper po siya dito. So isa lang yung napansin ko dito na medyo parang disadvantage dito sa bahay na to. Yung hagdan niya masyadong stiff dito sa parang pizza, kung tawagin. Kapag nagpagawa ka kasi ng bahay, tawag sa ng mga carpenter dyan or mga gumagawa ng bahay, parang pa-pizza. So medyo manipis to. Manipis tong tapakan niya. Kumbaga, pag tumapa ka dito, tulad dito, labas na itong sa paanan ko dito. Okay, malaki yung awang. So, medyo delikado lang para sa akin. Okay. So, pag akyat po niyo dito sa second floor, papansin po ninyo na naka ceramic tiles din po siya na 60 by 60. Meron kang space dito, pwede kang maglagi ng study area. Sa ceiling niya, plain lang din po. Okay, so first bedroom dito sa second floor, naka-tiles, maluwag din naman. Kung maglalagay ka ng single size bed, maluwag pa rin po, may space ka pa rin dito for cabinet or dito po sa part na to. Okay. May butas na rin po siya for aircon. May malaki siyang bintana dito. So next naman, dito sa common toilet and bath sa second floor para sa dalawang kwarto. So itong CR na to, mas malaki naman ito. Compare mo dun sa CR sa baba. Wala nga lang din siyang bintana. Pero floor to ceiling na yung tiles niya. Okay. And then, sabi ko nga kanina, mas malaki siya. Kung papalagyan mo siya ng enclosure dito, kayang-kaya pa rin po siya. So usually po, ang size lang naman ng enclosure is 90 cm by 90 cm. Kasyang-kasya po yan. So pansin po ninyo, yung mga tiles nila, I think 30 by 30 po itong ginamit nila. So ito'y pagbabasihan nyo. So 90 cm dito po yan. Okay. So pansin po ninyo, kasyang-kasya pa rin po siya. So next naman,
dito sa second bedroom, sa second floor. Okay. And then, meron siyang exhaust. So, ito kasing kwarto na to, wala siyang bintana talaga palabas. Itong bintana na ito, sa loob pa rin to. Pansin po ninyo, pag sumilip kayo, hagdan po yung makikita ninyo. So, hindi talaga masyadong iikot yung hangin kapag nakasarado yung mga bintana. Kaya po naglagay si developer ng exhaust dito. Okay, so next naman, punta naman tayo sa master bedroom. Okay. So sa master bedroom, syempre dapat siya yung pinakamalaking kwarto dito sa bahay na to. So pag naglagay ka ng kama, possible dapat dito po sa part na to. Double size lang po ang tingin ko advisable. And then yung cabinet mo, dito mo na ilalagay. Malaking malaking cabinet, pwede mo ilagay dyan. May outlet na rin siya for aircon, kaya lang wala pa siyang butas. Okay? Wala pa siyang butas dito, so bubutasan mo ba? And then, ito po, si master bedroom, may sarili siyang CR. Okay? So, itong CR na to, medyo maganda ang dimension nito. Pahaba po siya, so maluwag yung space for toilet and lavatory. Okay, so yung hindi ko na i-mention, at least meron na rin mga toilet and bath. Hindi nga lang siya masyadong malalaki, magandang klase. Okay, so floor to ceiling in tiles. So papalagyan mo din siya ng enclosure. I think kaya pa rin naman. Yan nga lang, medyo dikit na siya sa medyo dikit na siya sa toilet. So mas maganda siguro na adjust ng konti dito yung toilet. Kaya lang mahirap na ipa-adjust yan. Okay. So dito naman, PVC type din po yung kanyang ginamit na pintuan. So labas naman tayo sa balcony. Okay, sa balcony po, flush door lang din po ang kanyang ginamit. Ano? Okay, so yan po, nasa balcony na tayo. Pansin po ninyo, naka-tiles din po siya. Tulad niyan. And then, ayan po, may mga ginagawang townhouse dito. At may mga single attach din. So sa lapad ng kalsada, I think okay din naman po siya. Maluwag pa rin naman. Yun nga lang, hindi ka pwedeng mag-park ng sa bayan. Hindi na makakadaan. May mga sidewalk din po yung bawat kalsada nila dito. So sa mga amenity, may clubhouse, basketball court, swimming pool. Okay. And then malapit din naman po siya sa mga kailangan nyo. Like for example, school, public school, elementary, high school, and college. May mga malapit din pong hospital, mall. Kaya para sa akin, napakaganda rin po ng project na ito. Sa mall nga pala, malapit na rin pong itayo or tinatayo na pala yung SM Santo Tomas Batangas. Okay, so yun lang po. Kung interested po kayo mag-inquire sa akin through Facebook, pwede nyo kontakin sa aking Facebook page na Open House by Chad Ricafort. Kung nagustuhan nyo po ang video na to, yung computation pala, check nyo na po sa description sa baba. Okay? And kung nagustuhan nyo po ang video to, pwede nyo i-like, pwede nyo i-share, at mag-subscribe na rin po kayo para ma-notify kayo pag may mga bago akong videos. At syempre, kung interested ka na mag-reserve sa bawat property na in-offer ko, mag-reserve ka na. Dahil ang property, patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming maraming salamat po.